taong 2012, hindi lang iisang beses nakatanggap ng parangal ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Health Office sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan. Alamin natin ang mga napanagumpayan ng pamahalaang panlalawigan sa sektor na ito sa balita ni Beverly Aguila. Thank you.
ito ng sa ganun. Makita po natin ang tunay na pag-asenso nitong ating lalawigan at itong ating syudad at ang lahat ng mga munisipyo dito sa lalawigan ng Sinara. Kada magpapalit ng taon, nag-iiba rin ang mga tinatawag nating in para sa papalit na taon. Ngayong taong 2013, kung Year of the Dragon ang 2012, ngayong taong ito ay sinasabi namang ito raw ang Year of the Water Snake. Ano-ano nga ba mga kakibat na pagbabago na iiral ngayong taon? Simula sa kulay, pananamit, ayos ng bahay at iba pa. Alamin natin yan sa balita ni Randy Digma. Sa pagpasok ng taong 2013, tinagurian itong Year of the Water Snake. Taliwas na hindi magandang impresyon dito tulad ng pandaraya, pang-aagaw at pagiging taraidor. Sinasabi sa Chinese horoscope na kaunlaran ang kahulugan nito para sa taong 2013. Subalit may kondisyon, magiging maunlad daw ang iyong taon kung magsisipag tayo at kikilos tungo sa pagiging malikhain at masikhay. Mabuting paganahin ang ating creative side at gamitan ng husto ang utak upang makasabay sa mabilis na paglipas ng bawat araw. Magiging mabilis ang takbo ng taong ito gaya ng paglangoy ng ahas sa tubig, ngunit hindi natin dapat palampasin ang mga pagbabagong darating at mga bagay na uuso sa taong ito. Sa taong 2013, mangingibabaw ang kulay na emerald green, nakahalintulad sa kaliskis na magandang ahas. Pasok din ang kulay blue dahil sa inspirasyong hatid ng tubig. At anumang kombinasyong hatid ng dalawang kulay tulad ng aquamarine, blue-green at mga malamlam na shade nito ay magiging uso din sa taong ito. Kahit sa mga inumin at pagkain, pasok din ang mga green juices at mga pagkaing environmental at health promoting tulad ng green salads at iba pang kauri nito. Mas marami ang maghahangad na magbawas ng timbang dahil malakas na sexy inspiration ang dulot ng water snake na may katawang slim, maliksi at malinis ang kilos. Sa pananamit, maliban sa kulay, magiging mainit ang mga disenyong may stripes na tumutulad sa agos ng tubig, kahalintulad ng kilos ng snake. Magiging mabili ngayong taon ang mga damit na nagpapakita ng belly o ng chan, tulad ng mga hanging blouses at halter tops. Tsak ding pasok ang mga tight-fitting pants and gowns. Sikat ang leather ngayong 2013, kaya't bebenta ang mga bags at sapatos, partikular ang high-heeled boots at mga kagamitang may disenyong snake skin at may kislap na tulad ng kaliskis ng ahas. Natural na maging star ng mga accessories ang emerald jewelry at kahit mga emerald imitation gems ay hahabulin din ang karamihan. Sa buhok naman ng kababaihan, long silky hair pa rin ang hahanapin ng marami pero hindi mawawala ng lugar ang mas maiksing buhok na nakakulot na mala medusa hairstyle at tuwid na gumagalaw sa hangin. Sa mga kalalakihan naman, ang clean cut at brush up ay papatok din at mga gustong mag long hair, mas papansinin kung malinis tingnan at malambot ang buhok at hindi mukhang matigas. Mas magiging social at sophisticated ang fashion at personal choices sa taong ito, na bagamat makikitang radikal, ngunit marami naman ang susunod. Marami ang problema pagkatapos ng Pasko at bagong taon. Kasi daw po, ang minamaintain nilang katawan ay hindi lang bumalik sa dating size, kundi nadagdagan pa dahil sa hindi maiwasang kumain ang kumain at masira ang kanilang pagda-diet dahil sa magkasunod na okasyon. Paano nga ba may babalik ang dating minamaintain na katawan? Okay po, huminto po muna tayo sa ating ginagawa at pakinggan ang ilang tips para rito. Pagkatapos ng holidays tulad ng nakaraang Pasko at bagong taon, problema ng marami ang pagbabawas ng timbang at pagpapakupis ng bewang o tiyan pagkatapos ng panahon ng sunod-sunod na bonggang kainan. Para sa suliranin ito, narito ang minumungkahing gawin. Pinakamahalagang magkaroon ng target na hugis o timbang at ito ang gagamitin mo upang mas mapagtiyagaan mong unti-unti ay bawasan ang taba sa katawan. Dagdagan ang mga pisikal na aktibidad tulad ng paglalakad at pagtayo. Bawasan naman ang pag-upo, panunood ng telebisyon at paghilata kung hindi pa oras ng pagtulog. Hindi rin mabuting pagkatapos ng mga nagdaang selebrasyon ay uutayin mo pang patuloy na ubusin ang mga natirang handang pagkain. Baguhin ang mga pagkaing ipinapasok sa katawan.
Mabuting limitahan ang pagkain ng karne at ng mga malalasang pagkain na sagana sa tamis at alat. Ang labis na asukal na nakukuha hindi lamang sa pagkain, kundi maging sa mga inumin ay dumaragdag sa taba ng katawan kung hindi ka naman gaanong nag-e-ehersisyo at kumikilos para sa gawaing pisikal. Iwasan din ang mga pagkaing makrema at maraming sangkap ng taba ng hayop. Higit na mabuting kainin ng marami ang isda at gulay sapagkat tumutulong itong tumunaw ng taba dahil sa mga phytochemicals at fiber ng mga ito. Sinasabi ring hindi bigla ang pagpapapayat. Mas mabuting ito'y gradual o unti-unti, ngunit tuloy-tuloy naman. Mas mainam kumain ng oats at wheat bread sa halip na kanin at karaniwang tinapay. Hindi solusyon sa pagbabawas ng timbang ang pagpapakagutom. Kung minsan, dahil sa pagpapakagutom, biglang ang mamamayat, subalit pagkatapos naman, muling kakain ng marami, kaya naman agading bumabalik ang dating taba. Sa madaling salita, nangangailangan ng matinding disiplina hanggang sa mahirati na sa tamang pagkain. Huwag din kalimutang uminom ng maraming tubig sa halip na soft drinks at tinitimplang juice. Minsan daw kasi kaya lamang gumagaan ang timbang ay dahil na dehydrate na at kinukulang sa tubig ang katawan. Tandaan, hindi kailangan gumastos ng malaki upang magbawas ng taba sa katawan. Kailangan lamang baguhin ang binibiling karaniwang pagkain at pasimplehin ang mga lutong dati lubhang malasa at mamantika. Ang mga simpleng gulay, butil at prutas ay sapat upang bigyan tayo ng malusog na katawan. Karagdagang disiplina at tiyaga lamang ang kailangang maging sakripisyo sa pagbabawas ng timbang sa pagpasok ng bagong taon. Samantala, muli po natin ipinapaalala sa ating mga kababayan na sa darating na Enero 28 hanggang 31 na magkakaroon po tayo ng Grand Medical Mission na katatampukan ng surgical, dental at optical sa bagong Oriental Mindoro Provincial Hospital. Ang lahat ng ating mga kababayan na may karamdaman mula sa lahat ng bayan at isang lungsod sa lalawigan ay inaanyayahan na magpalista na sa OMPH para sa naturang libreng gamutan. Partikular na isasagawa sa naturang medical mission ang libreng pag-oopera sa mga bukol, libreng bunot ng ngipin at libreng konsulta sa mata. Mamimigay rin dito ng libreng salamin sa mga magpapatingin sa mata. Ang iba pang pagkakalooban ng libreng serbisyo ng operasyon ay ang mga may bosyo, hernia, mass lumps o mga namumuong laman, bukol sa tiyan, bato sa apdo at iba pang gynecological disease. Samantala, hindi naman kasama sa libreng ooperahan ang may malignant cancer, katarata at bingot. Sa mga interesado magpa-opera, maaari na ngayong magpalista o magpasimulang magpa-check up at kumuha ng clearance bilang rekisito sa pinakamalapit na ospital na kinabibilangan ng OMPH sa departamento ni Dr. Sebastian. Sa Pinamalayan Community Hospital naman ay kay Dr. Guillermo Gonzalez at sa Bungabong Community Hospital kay Dr. Ado Espiritu. Magiging katuwang ng pamahalaang panlalawigan sa gawain ito ang dalawang kongresita ng lalawigan, mga manggagamot mula sa University of the Philippines at ang Oriental Mindoro Association of Southern California. Samantala, nagsisimula na po tumanggap ang tanggapan ng Civil Service Commission sa lalawigan ng aplikasyon ng mga interesadong kumuha ng professional at sub-professional examination na nakatakda sa April 14, 2013. Gaganapin ang eksaminasyon sa bayan ng Pinamalayan. Para sa iba pang detalye, makapag-ugnayan lamang sa kanilang tanggapan sa telepono bilang 288-2064. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang po sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kalaman, ugaling mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Carizan de Leon, sa inyo pong lahat, sa ngalan ng kapamilya ng KPSM, hangad namin ang higit pang pagsikad ng lalawigan sa taong 2013. Thank you.